Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Binomba ang transmission tower ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Lanao del Sur. Kinumpirma ng NGCP sa isang statement na pinasabugan ng tower number 65 ng Agusto, Kibawe sa bayan ng Maging araw ng Huwebes, December 2. Ayon pa sa NGCP, mula noong itayo ang transmission tower ay nanatili itong unenergized dahil sa nararanasang pag-atake mula sa hindi pa matukoy na grupo. Kasabay nito, umaapil ang tanggapan sa mga mamamayan na tulungan silang matukoy ang nasa likod ng pambobomba. Naglabas ng bagong guidelines ang Interagency Task Force para sa testing at quarantine protocols para sa mga traveler na dumarating sa bansa. Inihayag ito ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles sa gitna na rin ito ng banta ng Omicron variant ng COVID-19. Sa ilalim ng bagong guidelines na magiging epektibo simula ngayong Biyernes, December 3, ang mga darating na biyahero kahit na fully vaccinated ay hahanapan ng negative RT-PCR test results sa loob ng 72 hours mula sa bansang kanilang pinanggaling. Galingan. Kapag dumating sa bansa, ilalagay ito sa quarantine facility at isa sa ilalim sa RT-PCR test sa ikalimang araw bago sumailalim sa 14-day quarantine. Isa pang kaso ng Omicron variant ang naitala sa Estados Unidos. Ang pasyente na fully vaccinated na rin ay taga Minnesota na walang international travel history, bagamat kagagaling lang ng New York City nang magpakita ng mild symptoms ng COVID-19. Ang unang kaso ng Omicron variant ay naitala ng isang taga California na kagagaling ng South Africa. Samantala, may naitala na rin unang kaso ng Omicron variant sa bansang Germany. Ayon sa German health authorities, ang kumpirmadong kaso ng Omicron ay mula sa Berlin, bagamat masusiring binabantayan ang ilang pang mga posibleng tinamaan din ng naturang COVID-19 variant sa ibang mga lugar sa bansa. Kaugnay nito, kinumpirma ng Spain na isang 62-year-old na lalaki ang kumpirmadong kaso ng Omicron variant sa kanilang bansa. Pero sinabi ng kanilang health office na 5 ang pinaghihinalaan nilang tinamaan din ng bagong strain ng COVID-19. Nasa higit 70 kaso ng Omicron variant ang naitala sa Europa mula nang ma-detect ito sa South Africa. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosaline Sinchonco, nag-uulat. Sa tuluyang pagbura ng masalimuot na imahe ng Escalante City, paano nanindigan ang lokal na pamahalaan sa paggamit ng kapayapaan sa bilansagang sentro ng insurreksyon sa Northern Negros? Let the people understand na it's useless to wage a war of a good government. Samahan ang veteran journalist na si Cesar Soriano sa isang panayam kay Escalante City Mayor Biboy Yap sa pagsiyasat sa hakbang ng pamahalaan para puksain ang armadong tunggalian sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at para palayain ang kanilang syudad mula sa sumpa ng nakaraan. Bukang liwayway sa Escalante. Issue 101. Sa gitna ng programang pangkomunidad ng pamahalaan, patuloy pa rin ang pagkalagas ng buhay. This is really barbaric. I mean, in favor, but not to this, sabi kong confrontational na magpapatay ng Pilipino sa kapwa Pilipino. Kung maiiwasan ito, iwasan natin. Ngayong Sabado, samahan si Cesar Soriano sa tinuguriang sentro ng insurreksyon sa Panay Island, ang bayan ng Tapas sa lalawigan ng Capiz. Sa pamumuno ni Mayor Roberto Nonong Palomar, paano iwinaksi ng lokal na pamahalaan ang sumpang nakakabit sa ngalan ng kanilang bayan? Alpas sa Tapas. Magandang gabi, Pilipinas! Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.